Samantala, nakausap po ng GMA News ang tagapagsalita ng Sultanato ng Sulu na si Abraham Ijirani. Sabi po niya, Nobyembre pa lang daw nung nakaraang taon na magsimulang magdala ng mga armas sa Saba ang Sulu Royal Security Force. Ang iba naman nilang supply ng armas sa Saba na raw mismo nang galing. May report si Haji Rieta. Haji? Mukhang naputol po ang ating... Sa, ito ang dalawang daang tagasunod ng Sultanato ng Sulu ay ligtas na nanatili ngayon sa Saba ayon mismo kay Abraham Ijirani na tagapagsalita ng Sultanato ng Sulu. Ayon kay Abraham Ijirani ang tagapagsalita ng Sultanato, mag-alas 6 kagabi nang huli nilang makausap ang grupo doon. Kumusta ang life ninyo? Sabi niya, ngayon lang ako nakapaligo at nakahigop ng mainit na sabaw na pagkain. Hindi na rin sinabi. Ang sabi na lang, basta dito kami, nakapag-regroup na kami. At ang ating, sabi niya, injured, dito pa rin sa amin. Kaya naman nakalerto lang daw ang grupo sakaling lusubin sila ng anumang oras. Malaking katanungan naman ngayon kung saan nakakuha ng mga baril ang grupo ng Crown Prince. Pero ayon kay Ijirani, dala nila ang ilan sa mga ito. Ang sabi niya, supplied na lang sa kanila doon. Katunayan, sabi niya, kahit isabihin mo doon sa interview, kulang kami, sabi niya, sa baril. Gaya ng explanation natin, only 50% ang baril dinala ng Imenilip. Hindi naman na niya idinetalye kung anong kalibre ng mga baril yon at gaano karami. Eksklusibo naman nakusat ng GMA News ang isang kababayan nating galing sa Saba. Ikwento ni Vanessa Ignama ang umano'y hindi maganda pagtrato sa mga Pilipino roon. Sa bahay ng Tawao sa Saba siya pinanganak at nitong 2010 nang huli siyang nagtrabaho bilang isang construction worker. Lahat ng Pinoy, ginagawa nilang isa na ako dun eh. Kaya nga hanggang ngayon na doon pa rin yung ano ko kasi... Gupit ang ginagawa nila sa Pinoy. Kaya naman ganun lang daw ang pag-aalala niya dahil naiwan doon ang kanyang pamilya. Putol na rin daw kasi ang komunikasyon nila ngayon. Pati yung mga pamilya ko nandun. Nanay ko, kapatid ko nandun. Kaya hanggang ngayon hindi ako makapakali. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Maris, patuloy nga ito ang panawagan ng Sultanato ng Sulu na sa Malaysian government na sana papasukin ang international media sa mismong lahat dato nang sa ganun ay malaman na kung ano ba talaga ang kasalukuyang nangyari ngayon doon at kung magtugma-tugma na itong mga bilang ng mga nasawi o casualty doon sa lugar. Maris? Maraming salamat, Haji Rieta.